So ayan mga kamandaragat, napansin ko sa ano, sa mga comments at sa mga ano nagtatanong, halos karamihan po ay ano, yung tinatanong kung may tingga daw ba o sinker yung ginagamit namin na ano na lambat na panghuli ng tanigi at tuna. Ito na nga po yung ano, ito na nga yung mga kasagutan dun sa mga tanong ninyo. Dito po sa amin at dito sa ginagamit ko na ano na lambat na panghuli ng tanig at tuna. Yan, dito po sa amin wala po kaming ginagamit na ano na tingga o palubog sa lambat. Kung tinatawag na sinker. Floater lang. Ganito lang yung ginagamit namin, wala po siyang pabigat. So ito ipapaliwanag ko po sa inyo para mas malinaw na kasi yun yung napapansin ko na laging tanong dun sa mga video ko. Napapansin ko na yun yung laging katanungan dun sa mga last video natin. So ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung ano. Ito yung ano, ibabaw na part ng lambat o. Oh. Yung lubid po na ginamit, number 14. Ayan, number 14 po yung na lubid. Dito po nakakabit yung floater. Ito yung tali ng floater niya. Ito po yung haba niya. Ayan. Ito lang po yung haba na gamit namin, no? Isang dipa lang po yung haba niya. Ngayon po dun sa katanungan ninyo, papakita ko sa inyo, ito yung baba ng lambat, oh. Ayan. Ito po yung ibaba ng lambat. Wala po kaming gamit na sinker o tingga. Ngayon mga kamandaragat, ito yung pinakaibaba ng lambat namin. Oh. Wala po siyang tingga. Ganito lang. Basta lang po siya lambat na ano, na walang anumang bagay na nakalagay o pabigat na nakalagay. Ngayon lang, ganyan lang. So. At doon naman po sa mga nagtatanong kung ano yung laki ng hilo ng lambat na ginagamit namin, ito po ay 30. Ayan, 30. At doon naman po sa mga nagtatanong kung anong butas ng mata ng lambat na ginagamit namin, yun po ay 3.5. At doon naman po sa mga magtatanong pa, at kung hindi po naunawaan yung mga ano, yung mga last video at yung video na to, doon niyo po ako message sa ano, sa Facebook page ko po na ano, Mandaragat Explorer TV. Na po. So ayan mga kamandaragat, naunawaan ko na rin po yung mga nagtatanong. Kasi po sa ano, sa Pilipinas, hindi po lahat ng dagat ay ano, umabagal yung agos. Napapansin ko po kung bakit nagtatanong yung karamihan sa mga nagko-comment dito kung may tingga ba kaming ginagamit o wala. Ayun po, pinag-aralan ko din siya para ma-share ko po sa inyo. Iba't iba po yung ano, iba't iba po yung current o yung agos dito po sa atin sa ano, Pilipinas. Ayun nga mga kamandaragat, napapansin ko na kadalasan ganun yung katanungan, yung kung may sinker ba o palubog kaming ginagamit. So ayun na po, sinagot ko na yung tanong nyo na wala po kaming ginagamit. Pinakita ko na rin sa inyo. Ngayon,
para po sa inyong ano, sa inyo pong dagdag na kaalaman, pinag-aralan ko para sa inyo. Doon po sa mga magtatanong, doon po sa mga interesado na bumili o magpundar ng ganito na fish net, tanungin niyo po muna doon sa lugar ninyo, sa mga mangingisda, kung malakas ba ang agos o yung current sa dagat. Kasi po dito sa Pilipinas, magkakaiba yung current sa dagat. Dito po kasi sa amin, ano siya, Gulf, halos na mapalibutan po siya ng ano, ng pulo yung lugar na nilalautan namin. Kaya po yung current ay ano, o yung agos ay mahina. Kaya po hindi kami gumagamit ng pabigat. So ganun na lang po ang gawin ninyo. Magtanong kayo sa mangingisda sa lugar ninyo kung malakas yung agos. Kasi po kung malakas yung agos, kailangan nyo po talaga maglagay ng tingga o kung anumang bagay na pabigat sa lambat ninyo. At ayan po, ganun na lang. Kung di pa rin kayo nalinawan sa mga ipinaliwanag ko, dun po kayo mag-message sa Facebook page ko na ano, Mandaragat Explorer TV. At shout out po kay ano, kay Ma'am Nika Aguilion, na isa sa mga nagtanong na interesado po na mag pundar ng ganitong business. So ayun, madam, kailangan magtanong ka sa lugar ninyo kung mahina ba o malakas yung current. Kasi kung malakas, kailangan maglagay ng tingga. Pero kung mahina naman yung current sa lugar ninyo, sa dagat, hindi na kailangan maglagay. So ayan po, shout out po kay Ma'am Roseline Candelaria ng Santa Rosa, Laguna. Thank you, ma'am, sa panonood. At ingat po kayo. At ayan po, shout out din po kay Brother Alan Borrero at sa mga kasamahan niya po na Bicolanong Gala ng Mabalacat City. Ayan, salamat po sa inyong panonood at sana ipatuloy niyo kaming subaybayan. At sana ipatuloy niyo pong subaybayan yung aking mga videos. At shout out din po kay kaibigan na Ernie Rodriguez. At shout out din po kay Irwin Aligre ng Pitogo, Quezon. Ayan, shout out po sa mga taga Quezon natin dyan na viewers. At shout out din po sa Knowledge Adventure TV ng Surigao. Ayan, lagi po itong nanonood. Maraming salamat sa iyo, kaibigan.